po natin, no? Kung bakit pa nabubuhay po natin yung isang orchid. Kahit na po wala na itong dahon o kaya yung roots po ay halos patay na po. Kasi nyo po, alam nyo po yung orchids, kakaiba po siya kasi sa ibang halaman, no? Yung karamihan po kasi ng halaman, nagpo-photosynthesis po sila doon dahil po doon sa mga green pigments, no, na nandyan po sa dahon. Ano ba yung photosynthesis na yan? It is the process, no, na kumukuha po ng pagkain o enerhiya po ng yung plant by using a carbon dioxide, no, and water. At tinatransform po nila yan into their food. At yan din po yung dahilan kung bakit po kailangan po natin magtanim, no, ng maraming kahoy, and we should be surrounded by many plants around the house. Kasi po, pag marami po tayong halaman, yung byproduct kasi ng photosynthesis na yan, no, yung paggamit ng carbon dioxide and water, is oxygen. So kaya po nagkakaroon po tayo ng maraming oxygen na nakakatulong po sa ating katawan, no, to oxygenate our bodies also. So, ito kasing orchids, no, yung kanila po kasing roots, ayan po, kung nakikita nyo, green din. So, even the roots po can photosynthesize kahit po maubos na po yung dahon. Katulad na lang po nitong orchid ko na ito. Ayan, wala na pong dahon, ubos na. Pero, nagawa pa din po niya na talagang tumubo po ulit, no? So, ayan, pakita ko lang po, no? Ayan, tumutubo po siya. At nagkaroon po siya ng panibagong dahon. Ayan, kita nyo naman, no? May panibagong dahon na po na tumutubo. So, I'm so excited, no? Kasi ang ginawa ko lang din po is to put it inside a closed environment. Ayan, sa loob ng plastic. Para nang sa ganon, yung hindi po siya mag-dry up. And make sure po na talagang may sunlight kasi hindi po makaka-photosynthesize yung tanim kung wala pong sunlight. So make sure din na hindi po siya yung afternoon sun but the morning sun.